Napakalabo at batay sa karanasan na namin. Hirap magpag-usap sa commercial fishing. Hirap makipag-usap dito sa mga politiko na tuwing election lang ay kami ay... Kakausapin. Gamit. Ano? Gamit kami nila. Nakakausap kami para suporta sila. Ipatutupad nila ng implementasyon ng municipal water ay para sa maliit na mga isda. Matagal na yan. Ang dami ng naging batas at pabago. Meron ng amyenda, ang R8550. Pero ito pa rin ang buhay natin. Ang tingin namin dito, para tayo ay hindi totoo para sa akin na ang isda ay hindi kayang hulihin ng mga maliliit na mga isda na nasa malalim. Kaya nang hulihin niya ng maliliit na mga isda. May mga pamalakaya kami na mga lambat na para dyan, na nakaukol dyan. Alam na namin yan. Kaya kung ikaw ay mag-i-import ng galunggong, ang tingin namin, hindi magmumura ang galunggong. Kailanman. Magmumura lang ang galunggong kung ang mga mangingisda ay pag-aari ng totoo yung commercial, yung municipal water at ang mangingisda ay magbabalikan ang mga mangingisda sa kanilang hanapbuhay. Karamihan sa maliit na mangingisda, nag-alisa na. Pumunta na sa mga sentrong lungsod, nag-construction na lang. Pwede kasi driver. Wala pang, walang bagyo. Ano? Pero makikita mo pa rin yung mga traditional na mga mangingisda. Ngayon, masikay hanggang ngayon. Kahit may bagyo, may mangingisdang nadala ng bagyo at nawawala. Bakit? Bakit siya tumutugpa kahit alam niyang may bagyo? Ang kasagutan diyan, dahil yan ang tawag ng aming Panginoon. Wala kaming kakainin, wala kaming isasain, kinakailangan kong makipagsapalaran. Nakataya ang buhay namin diyan. Kasi nandun nga yung kadugtong ng bituka namin. Kaya wag nating sabihin na kinakailangan mag-import tayo ng galunggong para magmura ang galunggong. Hindi sa amin tama yan. Abnormal sa amin yan.